Welcome muli sa aking YouTube channel. Ngayong araw guys, i-review natin at ituturo ko sa inyo paano gamitin itong Unity na multimeter at ang kanyang model is UT33A. Ito siya, UT33A. Buksan natin guys. Ang halaga nito guys dito sa lugar ko is $15 lamang. At ang palitan is $35 sa $1. So, more or less $500. Ito siya mga guys. Ilabas naman yung plastic. Here is it. And positive and negative probe. Yan, ganyan lang siyang kasimple. At meron din siyang wow, meron na siyang warranty card. At kanyang manual. Pero ang manual niya is tingkang. So, anyway, proceed tayo guys sa unit na ito. Paano siya gamitin? Okay. Ang unang selector guys is DC volt. Pag on natin, yan, DC. At naka-auto siya. Meaning ng auto guys, hindi na tayo nagpapalit ng range. Unlike dito guys, sa mumurahin na to, na nasa halagang 250 lamang sa pera natin. At ito naman nasa mahigit 500 lang presyo nito. So, ang difference nitong dalawa is ito, more on magsiselect pa tayo. Tulad sa AC volts, pero siyang 750 at 200 AC volt. Unlike dito, pagdating natin sa AC, is naka-auto range na tayo. So, from 4 volts, hanggang 500 volts ang selection niya. So, unahan natin sa DC. Siyang nauna. Okay. Tanggalin natin yung angkap. At yung angkap. Ayan. Salpak natin. Yung common. Ayan. At yung red naman. Dito natin sasalpak sa volts. At saka yung symbol na ohms, at saka milliampere, at saka diode. Dito natin siya i-select. Ipa-plugin lang natin siya. Yung common, always plug. Now, just in case guys, na mag measure kayo ng mga high voltage, like 500 volts, mapadiso AC, ililipat natin ito dito sa 10 ampere max. Kasi dito may fuse, dito wala ng fuse. Okay? As simple as that. Yan. Ayun. Umpisahan natin guys sa DC. Ang DC natin is may range na 400 millivolt. Next is 4 volts, 20 volts, at 400 volts followed by 500 volts. Ayun. Since DC yan guys, meron tayo dito. I-measure natin ito. Okay? Ito ay Mr. DIY AAA battery. This side here is the negative at itong may nakaumbok, ito yung ating positive. So, negative natin. Salpakan natin dito sa likod niya. At ilagay naman natin yung positive dito sa positive side ng battery. At yan ang kanyang reading guys. So, ito ay 1.5. Ngayon, 1 point something na lang siya. So, nabawasan na ang kanyang malapit na siyang na-drain. Na-drain na siya. Ito guys. Meron tayo dito ang 7 ampere na battery. Ang brand niya is ProLink
i-test din natin siya. Okay. Once again, naka-auto tayo, DC. So, ito ay 7 ampere lang. Hindi siya more than 10 ampere. Pag more than 10 ampere siya, lilipat lang natin siya dito. Since mababa siya, so, dyan na lang i-retain natin siya dyan. Once again, red to the positive of the battery and black to the black of the battery, and the reading is, ayan guys, sobrang lobat na lobat na to. So dead na itong battery na to. Okay, naka-read lang tayo ng 0.48 volts, mababa na siya. Ang next guys na papakita ko sa inyo is itong AC port. Yung nakaganon na yon, symbol ng AC. Okay. Automatic, naka-auto siya. So, ang range nito, from 4 volts hanggang 500 volts. Same sila sa DC. I-measure natin kung ilang voltahe ang meron dito sa ating extension. So, we all know na ito ay 220 volts. So, ito ay walang polarity, unlike sa DC na may polarity. So, either magkabaliktad tayo, walang problema. Okay? Kabaliktad, walang problema. Pasok natin siya. At, yun ko lang. Ayan. Nakaka-measure tayo ng 232 volts. Ngayon guys, sa AC pa rin tayo. Meron ako rito transformer. Ito ay 12 volts output at 240 yung kanyang primary. So, kuha na natin siya ng voltahe. Okay? Papasok ko lamang ito. Then, power on. Okay. Yan. Ngayon guys, tignan natin kung meron yung kanyang primary. Easy. Yan, 233 volts, 232. Tignan natin kung may 12 volts nga itong secondary niya. Yan guys, 11.72. Okay. Next is resistant reading. Ito guys ay may range na 400 ohms followed by 4K ohms, 40K ohms, 400K ohms, 4 mega ohms followed by, at ito yung pinaka max niya, 40 mega ohms. Ngayon guys, tetestin rin natin itong resistor na ito na may value na 680 ohms, at usually ginagamit ito sa mga TV. Naka-reveal na kagad yung kanilang value. Let's check. Ayan guys, 679 ohms. So, nag-change value, nabawasan ng 1 ohms. Kung samantala yung guys, na meron yung tanong sa previously uploaded ko na ganitong model ng tester. At ang tanong guys, paano na daw ba i-test ang fan capacitor using resistant guys. Mapakita ko sa inyo na matetest natin ang 1.5 UF capacitor na meron siyang 500 volts AC o FAC ang tinatawag. So non-polar po ito guys, non-polar. So either hingin natin siya dyan, at ang reading dapat guys is bababa from max pababa. Ayan, bumaba siya again. Ayan, nagkaka-reading siya, and then bababa, magdadrop sa, babalik sa over limit. So ito guys is okay pa siya. Ngunit kung ibig natin malaman kung okay pa yung microfarad niya, gagamit tayo ng mas mataas na kalidad ng tester na kung saan meron siyang reading para sa capacitor na ito ay
diode. Ito. NF. Pang-reading natin sa capacitor. So, may capacitance reading ito, guys. Okay, guys. Yung tanong niya, kung saan daw ba isi-select ito, kung mag-test siya ng fan capacitor at fuse ng capacitor. So, ito yung thermal fuse natin. Thermal fuse. At ito yung fan capacitor. Itong fan capacitor is good siya, ngunit hindi natin masusukat ang kanyang capacitance dahil wala po itong capacitance. Pag sa fuse, guys, kakaroon tayo ng reading dito once na tinester natin itong dalawang terminal na ito. Ayan. At ang reading, ayan, 4.3, 4.7. Ngunit ito, pwede natin siyang ilagay sa buzzer using buzzer. Tutunog ito, guys. Ayan. Good pa siya. Ngayon, papakita ko sa inyo na ang open na thermal fuse is wala siyang reading at wala rin buzzer. Ito, guys, is open. Open. Ayan. Ilagay natin sa resistance. Wala rin siyang resistance. Then, open nga. Ayan. Resistance reading is intended for a resistor. Kaya din natin i-measure ang fan capacitor. Pwede rin natin kunin ang reading ng mga transformer just in case na hindi natin alam, burado itong mga to. Halimbawa, ito lang ang naiwan. Hindi mo alam kung saan dyan yung secondary at saan yung primary. So, yung primary, since given pa, magkakaroon tayo ng reading na mas mataas compared dito sa 12 volts niya, na ito yung secondary. Tingnan nyo, guys. Ayan. So, naka-reading tayo ng 850 ohms. Tingnan nyo naman dito sa secondary niya. Sa secondary is nakaka-read lamang po tayo ng 7 ohms, 6 ohms. So, pagburado na ito, ikakabit nyo ito sa AC line at ito naman yung output natin na 12 volts. So, magagamit natin ang resistance. Saan pa natin pwede gamitin ang resistance, guys? Ang resistance is po pwede natin siyang gamitin sa paghahanap ng shorted. Just in case na short itong ring pan heater natin. Ito yung ginagamit sa mga commercial refrigerator. Ito yung drain heater. So, i-connect nyo lang yung isang terminal at yung isa sa body. Yan. Pag shorted to, magkakaroon tayo ng reading dito. Yan. Yun ang isang purpose niya. At kung ilagay nyo sa buzzer, ayan, kaya na sinabi ko, guys, ang buzzer, ang buzzer is meron lamang siyang 1 ohms hanggang 100 ohms. Hindi na kaya ni buzzer. So, hindi mo natin ma-expound, guys, kung ano pang gamit ang resistance natin. Ayan, proceed tayo, guys. Diode. Okay? Itong symbol na to is for diode. Pag pinress natin yung select, ito yung buzzer. Okay? So, i-press natin sa diode. Okay, guys. Ito ay diode. Okay? Pag tinester natin to, guys, itong may circle nito is ito yung kanyang negative side. At ito namang lahat ng black na to is yung kanyang positive side. Ayan. Ilagay natin yung test board natin. Yan. Talagay ko siya dito. Magkakaroon siya ng reading. At yan ang kanyang, ayan, guys. So, nagkaroon tayo ng reading na 0.47 volts.
Pag binaritad ko to guys, ginawa ko itong wala siyang reading. Ito gagawin ko positive to, ito gagawin ko negative, wala siyang reading. Ayan. So, ang good na diet ay naroon tayong reading na between 0.5 volts hanggang 0.8 volts. Ayan guys. So, ito is pasok siya sa 0.4 volts. 0.5. Pag i-round off mo yun, 0.5 volts. So, itong diet na to is good pa. Ngayon guys, dahil yan ay diet, at alam nyo ba na ang PNP o NPN is meron siyang diet sa loob? Ayan. Ito guys, ang PNP, meron tayong itong emitter niya is the positive side at yung base niya ang kanyang negative. Okay. Ito guys ay ang value nito is A564A na ito ay PNP. Ito ay silicon epitaxial planar type transistor. So, ang base nito guys is itong number 3 terminal. Okay? Number 3. At itong number 1 is ang kanyang emitter. Ngayon, dahil dito sa ating diagram, sumaw na rin. Yan. Ang ating, since ang ating transistor is mayroon siyang diode sa loob, ito is PNP guys. Yan. Using this guys, na ang kanyang base is negative, tingnan nyo. Ilalagay ko itong test point natin sa negative. Yan, dyan. At ang positive natin, dito sa emitter. Tignan nyo, magkaka-rating siya. Ganyan ang pag-test. Guys, kung sakali na mag-test kayo ng mga transistor, dapat alam nyo po yung kanilang mga pin orientation. Ayan. So, emitter positive, base negative. Dahil PNP. Negative yung base. Negative yung base. So, ayan. Tingnan yung multimeter natin. Sumaw natin ulit. Ayan. Ito yung emitter. Ito yung base. Ayan guys. Meron tayong 6 volts. Okay? So, pasok tayo dun sa pag binalitad ko yan, wala siyang reading. Okay. Ito yung negative, ito yung positive. Babalitan natin itong test probe natin. Wala siyang reading. Okay. Ayan. Ayan. Ibig sabihin, good itong transistor natin. So, ganyan ang pag-test guys using diode. Ngayon sa buzzer, select lang natin siya. Magte-test tayo ng using buzzer. Okay guys, ang buzzer, hindi niya kayang i-read ang resistant ng heater na ito. Ring pan heater. Okay. Ayan. Pag-proof ko lang sa inyo na hindi kaya na may limitasyon ng buzzer. Ayan, di siya nagka-reading. Ayan. Pag nilipat ko ito sa resistance, magkakaroon siya ng resistant reading. Ayan guys. Ano yan? 592K. 592K. Bakit hindi kaya ng ating buzzer? Kasi ang ating buzzer is from 1 ohms to 100 ohms lamang. So, infinite ang kanyang reading. Next guys, is punta tayo sa micro ampere. Okay? Paano gamitin ang micro ampere ng tester na ito? Ang
microampere natin guys is may range na 400 microampere to 4000 microampere followed by 40 milliamp and 400 milliamp, then next is 4 ampere then 10 ampere. Ngayon gusto kong malaman guys kung ilan ang milliampere nito. So kukonek ko siya negative to positive, negative to negative, positive to positive, at tignan natin kung ilan ang microampere niya. Hindi niya kaya. Okay, 6 volts pa. Using microampere, kukunin natin yung microampere nito guys. Okay, and to do that, this is a 6 volts battery. Yung malaking part na yun is yung kanyang negative. So here's the negative. Negative. Ayun, ito papasok ko dito. At ito papasok sa positive. Ito negative. So this is how you do it guys once you want to measure the microampere of this LED. Green LED. At ito is meron siyang 1.9 to 4 voltage drop. Gagamitin natin siya ng power supply na 6 volts. Don't problem. No problem. Tolerable niya yan. And then, ayan. Over limit. Mataas siya guys. So, ilipat natin sa milliamp. Once again. Ayan. Connected, positive, positive, negative, ayan, kakuha tayo ng 32-37 milliampere. So, ganyan ang gagawin natin guys pag gagamit natin itong microampere, milliampere, at ampere. Subukan natin itong ampere guys. Wala tayong pang-measure sa microampere. Ang ating microampere is 400 microampere hanggang 4000 microampere. Kukunin ko kung ilang ampere itong 12 volts DC fan. All I have to do guys is kukunin yung positive side niya. Kukunin ko itong positive. Ito. Kukunin ko naman itong isang test probe dito. Mas maganda ipitin natin. Ayan. Next is ito naman. Papasok ko dito. At higpitan natin para ma-secure na. Gusto ko malaman kung ilang ampere itong lumalabas sa akin. 12 volts DC fan cooler ng aking cellphone. Iya, habang nanonood. Sasandal lang siya dyan at lalamig siya. Okay? Yan ang purpose niya. Tanggalin natin para makita niya mag-spin. Ayan. May measure na rin siya ngayon ngayon si milang ampere siya. Yan, kumana. 125 milliampere. So pag ilalagay natin sa ampere, hindi niya kaya namatay. So ganun ang gagawin natin guys. So DC lang ito, wala pa itong ampere. So pag ampere naman, ibang setup. Maghahanap tayo ng 1 ampere para ma-measure natin. Okay,
Okay guys, kung may device tayo na between 1 ampere to 4 ampere, gamitin natin to. Okay? So, wala akong ipapakita sa inyo guys. May selection nga pala ito. DC at saka AC. Okay? Kung ang tinitest nyo, direct current, ilagay nyo sa DC. Pag alternating current, ilagay nyo sa AC. So, itong tatlo na to is meron sila ang AC at saka DC selection. Proceed tayo dito guys sa HFE or yung hybrid parameter forward current gain common emitter ng ating transistor. At ito yung slot niya guys. Ito sa PNP side saka NPN side. So, apat lang ang kanyang hole. Compared dito sa aking unang vlog na DT380B, color black lang yun. Dito marami siyang hole, so apat dito sa side na to at apat dito sa side ng NPN at sa PNP. Dito iba, although mas ahead to guys dahil meron siyang auto range. Hindi katulad dito pagdating sa resistor. Sa resistance reading, meron selection ng 1, 2, 3, 4, 5. Samantala dito, pag nilagyan natin dito, ito, resistance reading, naka-auto na tayo. So, babasahin niya from 400 ohms hanggang 40 mega ohms. So, dito tayo, huwag tayong lalayo. Okay? So, itong silicon PNP epitaxial planar type na transistor is PNP. So, dito sa side na tayo, dito, magse-select. Okay? Itong terminal 1 niya, 2, 3, ito yung base, ito yung collector, ito yung emitter. Ngayon, pagdating dito guys, yung middle na to, ito yung base. At yung baba na to, para sa PNP, ito yung emitter. Ngayon, pag sinute ko to guys, dahil ang aking base, ito yung base ko, is ganyan siya. Ayan, yung number 1 is emitter. So, emitter yung itaas ko. Emitter, base, collector. So, yung ito ko, 1, 2, 3, ito yung base ko, ito yung emitter ko, ito yung collector ko. So, gaganyan ko siya. Okay? Vision na hindi magkadikit-dikit yung terminal. Dahil, sinold up lang to guys para magkaroon ako ng visual tutorial para sa inyo. Kinuha ko lang siya sa defective board. So, this will be my base. Yan. Ganyan siya. Taas ko is number 1 ko is emitter. Ulitin natin. Yan. Ang emitter is yung baba. Sa earlier ng aking video guys, pinakita ko sa inyo sa under ng diode kung paano i-test ito. Ngayon, using naman itong HFE. Ayan. So, ito yung aking base. Ito yung emitter ko. Yun yung collector ko. So, pag ganyan natin siya ipapasok. Ayan. At lalabas ang kanyang parameter. Guys, pagbagusan ito ngayon guys, meron siyang na-measure na 171. Pag ito pinasok natin dito sa kabila, hindi siya mag-re-reading. So ito, selection lang ito kung PNP or NPN.
ang parameter niya, ilalabas niya pag correct ang ating terminal orientation. Ngunit kung titignan natin kung shorted or ang magte-test pa rin is si diode. Okay? Review nyo yung aking review para dito. So, ganun lang mga katek, mga papsi na gustong matuto sa electronics para di kayo maloko ng mga technician. Panoorin nyo itong video na to, medyo mahaba. Ngunit pag natutunan naman natin, hindi tayo maloko. Kaya ito yung transistor na to, sabi nila shorted, yung pala binalitad lang ang ating test prod. Okay? At pagkakaperahan na kayo. Maraming salamat sa panonood. Until then, God bless. Salamat sa manonood sa aking unang tutorial regarding this control. Black color nga lang siya. At meron akong 73 subscriber doon. Maraming salamat sa inyo sa nag-subscribe sa akin. I choose Filipino in tutoring about this multimeter than English. Sorry sa mga English speaking people, marami naman tutorial dyan. I wanna help my kababayan.